Rinig na rinig nga mga idol ang pangta-trash talk ni Draymond Green kala Ingram at sa team ng Pelicans. Pero bago nga natin pag-usapan yan mga idol ay ito muna ngang naging payag ni Kendrick Perkins na sinang-ayunan nga ng maraming NBA fans. Well, sinabi niya kasi mga idol na it's not fair nga daw. Hindi nga daw patas na i-blame si Kyrie Irving dahil ang pagkuha nga daw sa kanya ng Dallas Mavericks ay move nga daw para daw ma-please itong si Luka Doncic at mapakita sa kanya na they are moving in the right direction. Pero kung sisisihin daw natin si Kyrie Irving dahil sa sitwasyon na itong team ng Dallas Mavericks ay yun daw ay really crazy for anybody to say. Yan nga mga idol ang kanya naging payag na surprisingly ha, sinang-ayunan mga idol ng maraming NBA fans. And I think sasang-ayon din ako dito kay Perkins dahil tama naman ito mga idol. Talagang nag-all-in nga dito ang team ng Dallas Mavericks. Isang experiment mga idol na so far hindi nga gumagana. And I think alam nyo na rin naman na mga idol ng team nga ng Dallas Mavericks ay underperforming. Disappointment mga idol this season bago pang trade nila kay Kyrie Irving nang dahil kakagaling lang nila last year sa Western Conference Finals tapos hirap na hirap nga sila this season. Kaya naman itong team ng Dallas Mavericks ay sumugal nga sa pagguha dito kay Kyrie Irving para ma-turn around ang kanilang season. Pero kabaliktaran nga nangyari, hindi nila inaasahan na magiging mas worse pa ang team ng Dallas Mavericks dahil lumaglag nga ng todo ang kanilang depensa. Talagang panay opensa na lang itong team ng Dallas at ngayon mga idol ay inaani na nila ang kanilang ang naging maling desisyon. Ang team ng Dallas Mavericks mga idol ay currently out of the play-in race at talaga namang sobrang nag-i-struggle without hope mga idol kung mad-turnaround pa ba nila ang season na ito. Anyways nga mga idol, ngayon ay pag-uusapan na nga natin at pakikinggan din natin mga idol itong ang mga sinabi ni Draymond Green during nga ng kanilang altercation neto ni Ingram at pati na rin ng ibang mga players ng Pelicans. Pero saglitan nga muna natin itong pag-aangas ni Draymond Green sa kanyang walk-off interview after the game. Natanong nga kasi siya ano ba daw ang ginawa ng Warriors kung bakit na-turn around nila itong ang game na to from being down to 20 na nalo pa ng double digits. While inumpisan nga doon na maging physical neto ni Draymond Green at yun nga yung pag-fall niya kay Ingram ng matindi. At matapos daw noon ay nang trash talk na itong si CJ McCollum. And guess what mga idol, ayun nga daw ang gusto ni Draymond Green. That's my type of game nga daw. At yun nga mga idol, nagkumpisa ng umangat ang energy ng Golden State Warriors simula nang yon. At doon nga sila unti-unting lumapit at eventually tinambakan na itong Pelicans at nanalo nga sa laban. At ngayon nga pakinggan na natin ang mga sinabi ni Atty. Draymond Green ang kanyang pangta-trash talk mga idol dito nga sa mga Pelicans player during their altercation, during their pag-aaway. You gotta make sure Draymond doesn't get a second one here. That would cost him Friday's game. It's interesting because you don't call a T-word. Brandon Ingram is kind of initiated and going to Draymond. Draymond's trying to figure out how does he get a tattoo. So talaga nga namang napakatindi ng ginawang trash talk neto ni Draymond Green mga idol sa mga Pelicans player. Talagang hindi nag-hold back at talagang binuhos nga siguro ang kanyang galit at frustration sa kanyang pangta-trash talk.